Welcome back, guys, to our show. Again, this is Toy Friendly Inbox, where we feature the hottest toys in the market today. And ito, medyo matagal to, long time coming, because nung nagkaroon tayo nitong item na to, na-sold out. So hindi, we never really got a chance to review it or even build it. So this is a model kit, and model kit of one of our favorite characters or anime characters here in our show. And I'm talking about CM Go Geiger. Okay, laki ng box, oh. CM's Grand Glorious Gathering version ng ano, Go Geiger. So, laki. Well, hopefully, as in laki rin ng box yung ano naman. Pero, buuin natin yan. Sana mas mabilis natin mabuo para ma-review ka agad. As always, please do like, comment, and subscribe to our channel. And don't forget to hit that notification bell for announcements and future unboxing episodes and other fun stuff. And also, if you want to order toys like these, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toyfriendly. So, favorite natin yan. Pag review nyo yung mga episode list natin, maraming Go Geiger na items tayo na review. This is the first time na I think plamo ng Go Geiger yung review natin, unbox and feature for this episode. So without any further ado, here we go. So what's up, guys? Ito na nga yung final Grand Glorious Gathering version ng Go Geiger from GM Products. And ito yung napakalaking box niya. So, plamo to, guys. It's a play model kit. And yan, bubuhin natin to. Like always, yung mga model kits na pinifeature natin sa show, document natin. And yung stage by stage, yun yung kinukuna natin para makita nyo yung advancements. Yung development ng toy bago siya mabuo talaga. Pero ito yung box. Check this out. Yan yung front, napakalaki niya. Ito yung side, pinapakita dito yung final product. Yan na, yung mga poses.
So here it is, guys. Tabuo na natin finally yung GM Gold Geiger. And as you can see, astig siya, guys. Pwede kayong pwede na nga kayong mambola na SOC to sa malayo. Yeah, sobrang detailed niya and kompleto naman. So basically, yung Gold Geiger first form. Diba? And ang bonus dito, hawak niya yung meron siyang dividing driver na pwede niyong buuin at isama sa forma niya. So dito muna tayo sa pros, no? Sa positives, alam niyo super tight yung mga joints itong GM Gold Geiger na kit na to, no? And mabigat siya. Also, isa pang masasabi ko, malaki ah. Kasing laki nga niya yung, if I'm not mistaken, baka nga mas mataas pa siya ng konti dito sa SOC na Gold Geiger, yung gawa ng Bandai and Tamashii Nations. And okay naman yung, paint job. Isa pang positive side dito sa, kit na to, is, tignan niyo yung, yung sa hands, no? Articulated yung fingers. Lahat. Individual fingers na gagalaw yan. And also, yun, besides the paint job, maganda. Yung decals niya, no, nasa glossy type. Eh, kaya okay din. Maganda naman siya. Pasensya niyo na hindi perfect yung pagkakalagay ko sa decal. Pero pag tinignan niyo naman, maganda talaga yung quality nitong kit na to. Considering na third party siya, no, hindi siya Bandai, astig na rin. I mean, kung dun sa mga collectors na syempre walang budget, mamahalan dun sa SOC, I mean, not bad ito kung i-consider nyo na gusto nyo ng Gold Geiger sa collection, not bad na. Sobrang ganda na nito, guys. Astig. Ngayon, mapunta tayo dun sa negative side. Yun din, yung tight joints. Masasabi natin nasa negative side. Bakit? Kasi super tight naman. Na to the point na baka pag-adjust nyo, mabali yung kasi nga mahigpit. Sobra. Pero I'd rather have it na super tight kesa naman slightly loose na joints, diba? Tapos meron din mga parts dito na may particular part dito na I'm sure hindi nyo naman mahalata rin na hindi ko na isinama kasi nga malabo eh, hindi ko makabit eh. Sobrang loose naman siya, pero pwede nyo nang i-super glue yun kasi hindi naman siya gano'n ka-essential, pero kung mag-nitpick ka, pwede niya i-super glue yun. Permanent yun. Okay lang. Mas maganda. Complete naman yung details niya. Aside from that, yun. Siguro yung quality ng plastic, medyo, syempre, huwag kayo mag-expect ng Bandai quality. May third party to. So, pero, pwede na. Okay na siya. Maganda na yung, very satisfactory na yung, yung quality nitong kit na to. Malaki siya, oh. Diba, usually, nakukuha yung mga kits, 1:144, o yung basic, small type na, na mga kits. Pero ito, kita nyo, big size na, mga 10 inches ang height niya. And yung width, oh, yun, kasama yung stealth bomber. Isa pa pala na naisip ko na siguro on the negative side is kung nag-expect kayo na ma-vault out nyo yung, di ba, si Gold Geiger may mga forms, di ba, na halimbawa, yung train, yung stealth bomber, and meron pa yung mga, ito yung sa drills na vehicle. Kung inaakala nyo na ma-vault out nyo siya na para maging individual vehicles, ay doon kayo nagkamali dito sa figure na to kasi wala siyang ganun. Talagang straight assembly lang. Kung pinrioritize nila yung form ni Gold Geiger.
Pero nevertheless, ang ganda rin makita mo naman. Hindi natin likod. Pati likod. Hanggang likod yung detail niya sa ako. Taga. Yan. Tingnan natin. Yan, tawin, pati yung wheels. Totally. Kailangan nyo lang ng pliers minsan para i-tighten up pa yung ibang joints para magdikit. Pero ganun din naman, di ba, pag kahit Bandai, yung mga na-encounter tayong problems na ganun. So there you go guys, this is our quick unboxing and build and review of the GM's Go Geiger model kit. Ayan. Perfect addition na naman yan sa inyong Super Robot Collection. It guys, this is our quick unboxing, build and review of the awesome GM Go Geiger model kit. And yeah, awesome guys, it's a perfect addition to your Go Geiger collection. And hindi na siya masama, oh. Parang na rin siyang SOC, mabigat siya and 10 inches in height. And ang ano lang nito, bihira lang makahanap. So good luck dun sa makakuha nito sa retailers and local sellers. Again, thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe to our channel, and don't forget to hit that notification bell for announcements in future unboxing episodes and other fun stuff. And as always, please do visit our Facebook page, www.facebook.com/toyfriendly. Again, thank you so much for watching, and I'll see you in the next unboxing episode.